Hello guys, hello Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panunod. Sagittarius, ito ay yung message ng Super Moon in Aries. Simula ngayong October 17, ang message na to. So, tingnan natin kung ano yung energy na pwedeng makaresonate ka. Wow! Ang ganda. Sagittarius. Wow! Okay, Sagittarius. Comment down below if you're resonated. Tingnan mo. Ang nakikita natin dito na nakafocus ka sa relationship. If you're married or nasa live-in pa lang kayo, ang focus nyo is para sa inyong dalawa. Okay? Sinasabi ng baraha dito na kailangan mong maging humble. Okay? Kailangan mong maging humble. Bakit? Ang dami-daming good news, maraming abundance and prosperity ang posibleng darating sa'yo. Okay? Ibig sabihin, bibigyan ka ng universe ng pagkakataon na ma-enjoy yung buhay na marangya. Okay? May mga blessings sa paparating sa'yo. Yung supply mo from divine, from the universe ay unlimited. So, hindi ka mauubusan. So, yun ang sabi sa'yo dito. Make sure na maging humble ka pa rin. Parang nakikita natin dito, isang Sagittarius, parang mananalo siya sa loto, or biglang yaman. Na, diba, parang winawarnayan ka na kahit yumaman ka ng sobra-sobra, still maging humble ka pa rin. Okay? Tingnan natin ang po. Okay. So, may naghihintay sa inyo dito, Sagittarius, ng pwedeng 3 months, 3 years, 3 weeks, 3 days na kayong hihintay. So, either papeles, contract signing, salary increase, or change of career, or pwedeng kung ano man to. Pwedeng may kaso kang kinakaharap, or may kinasuhan ka dahil sa trabaho. Naghihintay ka siguro ng result, or pwedeng may kakilala ka na siguro nakakulong siya, in 3 months or 3 years na siyang na doon sa loob. So, siguro naghihintay ka ngayon ng justice or ng hukumba. Okay? Pero nandito na siya. So, ito yung Page of Swords. Sinasabi na kung ano man daw itong hinihintay mo, ay posibleng dumating siya. Okay, oh. Diba? So, yun. Good news. So, Sagittarius, sinasabi dyan na kung ano man itong balita na hinihintay mo regarding money, regarding abundance, regarding relationship, or kung ano man siyang hinihintay mo, parating na siya. Mabilis eh, di ba? So, isang napakabilis na blessings, isang napakabilis na balita na posibleng magdala sa'yo ng sobra-sobrang saya, sobrang fulfillment and achievements na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang excited ka eh, di ba? Yung feeling mo, ikaw na yung pinaka-bless sa buong mundo. Lahat ng fears, lahat ng takot mo sa mundo, takot sa buhay, ay posibleng mawala na. Nakikita natin dito na, lalo yung business, if you're a business person, nakikita natin na may mga iba sa inyo na medyo hindi na maganda yung takbo ng business nila, matumal na yung benta, yung kliyente, parang ganyan. And luckily, yung parang gusto mo nang isara yung business mo, biglang nag-boom. Biglang may isang blessing sa dumating. And biglang parang na-revive yung energy ng iyong business. Parang ganyan. Okay, the Sun. Wow. Happy card. So, etong the Sun na to is parang sinasabi sa'yo, Sagittarius, na magkakaroon ka ng sobra-sobrang kaligayahan. Makakaramdam ka ng sobra-sobrang saya. Kung ano man itong darating sa'yo, worth to celebrate talaga. Reason to celebrate talaga to. It's either tungkol sa relationship, kasal, or pwedeng tungkol sa, yun, kung hinihintay mo yung kaso, pwedeng maayos na, maganda yung result, ano man yung hinihintay mo, business, medyo maayos na, and relationship,
Yung iba sa inyo nag-iisip ng kasal, magpakasal, or yung iba sa inyo dyan is nag-iisip ng travel. Okay? Ace of Swords. Ang Ace of Swords na yan is yung mga information. Nakikita ko siya dito sa Sagittarius na nangangalap ka ng information ng tungkol, like for example, gusto mong lumipat ng ibang company, ng ibang branches, ng ibang lugar, ng ibang bansa. Sinasabi ng Berase dito na maraming information ka na makukuha, lalo na sa mga connection. Okay? So, travel. So, una, ang nakikita natin dito is good news tungkol sa pagta-travel. Pwedeng may specific date ka na. Pwedeng meron ng plane ticket or bus ticket, meron ng reservation. Yung Ace of Swords dito ay sobrang ganda. Yung Six of Swords, sinasabi ng Bara sa'yo na pwedeng buong pamilya to. So, movement siya. Positive movement forward. Nakikita natin, since unlimited yung abundance, posibleng may good news dito tungkol sa paglilipat sa bagong bahay. Pwedeng may binenta kang bahay, or binili, rather. May binila kang bahay or sasakyan. So, kung may bahay yan, lilipat ka sa bagong bahay. Or pwedeng, kung sasakyan yan, pwedeng gagamitin yung sasakyan sa pagta-travel mo. Okay? Mag-iingat ka lang kasi ganun talaga. Merong good news, meron naman na hindi magandang balita. So, nakikita ko na siguro nagmamadali yung iba sa inyo dyan. May minamadali kayo eh. Like, parang gusto nyong madaliin yung result. Like for example dito sa travel. Okay, sinasabi na may good news na tungkol sa travel, tungkol sa movement forward. May good news na para sa kung ano man itong hinihintay mo. Ang problema lang is, itong Nine of Swords, masyado tayong nagmamadali. Gusto natin ngayon mismo, gusto natin is as soon as possible. So, itong Nine of Swords, itong mga good news na to, ay posibleng minsan iniisip natin na okay, dumating na, pero kailan? Pero kailan? Okay, sinasabi ng cards na darating na, pero kailan? Ayan nga yung sinasabi sa'yo dito na kailangan mong maging mapasensya. Okay? Kailangan maghintay. Kasi alam mo yung right timing, walang hawak ng tao, kahit sino dito sa mundo, hindi alam mo yung timing, hindi alam. Okay, darating yung success, darating yung progress, darating yung abundance, pero kailan? Kailan nga? Okay? Wala tayong control. Okay? Walang control, kahit na bagyo, hindi mo alam kung kailan darating. Diba? So, dito, sinasabi ng Baraha na relax lang, be free, kasi yung Queen of Wands, parang sinasabi sa'yo na nandito yung dasan, mag-focus ka na lang sa kung ano yung maganda ngayon, mag-focus ka na lang sa kung ano yung positive, mag-focus ka na lang sa kung ano yung parang feeling natin is nagbibigay saya sa atin. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!